Isa po muling magandang araw, minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po kaming nagagana, nakalimang mga kapiling at makausap sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam ng topic na may pamagat na ang pinagmumulan ng buhay. Ikasyam na topic na po tayo at ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Subalit, kagaya po ng ating kinagawian, babasahin po muna namin mga pangalan na nag-notify sa ating pong programa. Si Nanette Banyas at si Rolly Banyas ng Ragay, Seventh-day Adventist Church. Si Kaadlawon Nera JP, Malu, Portugal. Yuriki Bramalea ng Ontario, Canada. Lily Tolentino, Adya Almasco ng Pasig City. Rio Siglisang, Rico Garnan, Aris Pop, Leonardo Padriquela, Prezi Larson ng Santa Maria, Laguna, Bern Ronda, Mardon, Magsayo, Rosana Alcano, Paul Barrena, Roger Toquero, Jonathan Haum, Manisetas Estubo, Florenda Costudio, Mary Jane Tornilla, McLaren Church, Jenny Usayan, Joy Abunales ng Abu Dhabi, Mirna Medina, si Venus Panaglimang Italy, Dunisa Salakan, Lodi Abinido ng Kapatanan Church, Jocelyn Camus, Hinipaan, Clarisel Camus ng Magallanes, Cavite, Lloyd of Filipina, Europe, at ang Palau, Seventh-day Adventist Church po. Kumusta po kayo dyan? Helen Pinamora ng Quezon Church, Maria Bacan, Leslie Labador, Edwin Sabio, Japet Olofernes, Daniel Macaranas, Julieto Retuya, Edwin Tividad, Esther Venida, Lucia Sador Nastuke, at Emily Villanueva. At kagaya po ng ating palaging binabanggit, ang Bagasbas at Winson Seventh-day Adventist Church, kayo po ay aming binabati. Ganun din po sa ilang mga kapatid natin, mga churches na sumusubaybay sa ating programang ito. At kagaya po ng aking binanggit, tayo po nasa ikasyam ng topic ngayon ng pinagmumulan ng buhay. At tayo po muling mananalangin, hihingin po natin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos. Mapagpala ka pong Panginoon, ngayon pong araw na ito, kapin po yung muling nagpapasalamat sapagkat patuloy mo pong binibindisyonan at binibiyayaan, ginagabayan ang programang ito. Sa hapon pong ito, sa araw po ito, muli po namin hinihilingan ang iyong pakikisama. Buksan po ang isip, puso upang lalo po namin maunawaan ang inyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Ang inyong pong bendisyon at kapatawaran po sa mga kasalanan ng aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa audition ngayon ay makikita natin sa John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa Ebanghelyo ni Juan ay kanyang binanggit kung paano sinagot ni Kristo ang mga nagtatanong kung sino nga ba siya. Sinabi niya, ako nga. Isang kataga na ginamit ng Panginoon na siya ay makipag-usap kay Moses ng una. At itong si ako nga ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama, sa puspos ng biyaya at katotohanan. Ang temang ako nga ay isyang sentro ng paghahayag ni Juan. Ako ang pintuan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, etc. Ito ang pag-aaralan natin ngayong isang linggo at ang kabaligtaran nito, ang pagtanggi ng marami sa pagtanggap sa kanya. Pag-aaralan natin ito sa dalawang kadahilanan upang makaiwas na ating sundin ang kanilang mga pagkakamali. At kung paano natin matutulungan ang mga taong tumatanggi. Narito po ang mga katanungan na ating pag-aaralan o pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ba ang layunin ng pagparito ni Kristo sa lupa? Number two, paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Number three, ano ba ang sinasabi ni Apostol Juan tungkol sa buhay na walang hanggan?
Number 4, bakit napakahalaga ng pananampalasok? Number 5, sino-sino ang mapapahamak sa panahon ng pag-uupoy? Balik po tayo sa question number 1, ano bang layunin ng pagparito ni Kristo sa lupa? Sige po, atin po titingnan ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan diyan sa Juan 1:29. Nang kinabukasan, ninakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alright, ito po ay sabi, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ano pa, sa 3:16, ano sinasabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sinamang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. So, dito po ang sinasabi, si Kristo ay naparito upang mag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Napag-aralan po natin nung mga nagdaan na yung kasalanan ay hindi lang yung mga mali nating nagagawa, kundi yung kamalian ng ating pagkatao. Arbo, yung ating inner being, yun ang nais na linisin ng ating Panginoon. At higit sa lahat, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ba itong buhay na walang hanggan? Tingnan nga po natin dyan sa Kapitulo 6, talatang 40. Ano ba ang sinasabi patungkol sa walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanyang sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. Ayan. So maliwanag po, walang hanggang buhay ang ibibigay. Datapuan ang wika, siya'y aking bubuhayin sa huling kapanahonan. Ibig sabihin, hindi dito pinag-uusapan yung buhay na wala ng kamatayan. Ano po? Iba yung eternal life, iba yung immortal life. So nais po nating unawain mabuti ito, ang pagkakaiba nito. Sa Kapitulo 10, talatang 10, ay titingnan naman natin ano ang dagdag na liwanag na patungkol sa buhay na ito na walang hanggang buhay na sinasabi. Ano ang sinasabi? Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Ayan. So ang pinag-uusapan po pala rito, hindi lang basta hindi namamatay, kundi yung kasaganaan ng buhay. Yun ang ibig ipagkaloob sa atin ng Panginoon sapagkat hindi siya natutuwa na tayo'y basta nabubuhay. Ang ibig niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana, at higit sa lahat sa Kapitulo 12, talatang 27, ang sinasabi ay ganito. Ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito, ay naparito ako sa oras na ito. So, ito pong buhay na walang hanggan, talakip dyan yung pagkakaroon ng kapanatagan, kapayapaan sa kabila ng mga tila man din kapahamakan. Katulad ng nangyari sa ating Panginoon, sabi niya, hindi ko idinadalangin na makalampas sa akin ito sapagkat ako'y naparito dahilan sa bagay na ito. Alam po ninyo, ang buhay na walang hanggan ay magbibigay sa atin ng kapanatagan sa anumang nangyayari sa ating kapaligiran. Yun po ang nagagawa ng pananampalataya na nagdadala sa atin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng kalusugan, binibigyan tayo ng kapayapaan, at noong kasaganaan ng buhay, ibig sabihin, hindi ka magkukulang kapag ka ikaw ay nananampalataya, nananalig sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po sa ating pangalawang tanong, paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Ang sinasabi pa, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan na ito? Ano po? Tingnan po natin sa Kapitulo 3, versikulo 15 at 16. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinamang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag po, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
hindi mapapasa atin ito malibang tayo ay magkaroon ng buong pananampalataya sa pag-ibig at kadakilaan ng Diyos. Tingnan pa natin sa Kapitulo 6, talatang 40 at 47. Kapagkat itong kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa Anak at sa kanya sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So, dito po sinasabi, yung mga nananampalataya magkakaroon ng kapanatagan sapagkat bagamat sila'y mamatay, gayon may sila'y muling mabubuhay. So ito yung kapanatagan ng mga taong nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi tayo na-stress kung dumating man ang kamatayan, dumating man ang kapahamakan sapagkat alam natin nakatitiyak tayo na ang ating Panginoon ay Panginoon ng pag-ibig, Panginoon ng kapangyarihan at maaari niya tayong ibangon mula sa libingan. Kaya walang gaano tayong nagiging kalungkutan na katulad ng iba kung tayo ay mayroong pananampalataya. At ngayon po, sa ikatlo nating katanungan, ano ba ang sinasabi ni Apostol Juan tungkol sa buhay na walang hanggan? Tingnan po natin sa Kapitulo 1, talatang 12 at 13. Natapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ayan, yun po palang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ay pinagkakalooban tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Kapangyarihan o karapatan, maging anak ng Diyos. Kung dati-rati, tayo ay anak ng kadiliman, ang sinusunod natin ay yung kadiliman, yung espiritu na nangingibabaw sa sanlibutan ito. Ngayon, tayo ay napupuspos ng banal na espiritu at tayo ay nakakapamuhay ng panibagong buhay. Ito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi patungkol sa buhay na walang hanggan na tinatanggap ng sino mang sumasampalataya sa Panginoon. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsa at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan, ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig ng kanya, ay, na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating, ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan ng loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmupurin. Kapagkat tayo'y kanyang gawa na linalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So ito po yung sinasabing buhay na walang hanggan. Buhay na nagtatagumpay laban sa ating mga kahinaan. Hindi sa pagkatayo na ligtas sa pamamagitan ng ating gawa, kundi tayo'y inililigtas sa mabuting gawa, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos sa mabubuting mga gawa. Datapot ito'y nasira at hindi natin magawa yung marapat nating ginagawa. At kung alin, kagaya na sinabi ni Pablo, kung alin ang ayaw ko, yun ang aking nagagawa. At kung alin yung nais ko, hindi ko magawa. Sabi niya, kabag-habag na tao ako. Datapot ako kaya salamat sa Panginoon. Sapagkat binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, mapanagumpayan ang ating mga kahinaan.
Kaya maraming nagsasabi, hindi natin masusunod ang kautusan ng Diyos sapagkat yan ay napakabanal at tayo'y mga makasalanan. Upo, hindi po talaga kung sa ating sariling kapangyarihan. Datapot, salamat sa Diyos, hindi niya pinahintulutan na tayo'y manatiling alipin ng kahinaan, manatiling alipin ng kasalanan. Tayo ay pinagkakaluban ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay po, at ngayon po naman sa pang-apat nating katanungan, bakit napakahalaga ng pananampalataya? Ayan, titingnan po natin ano ba ang sinasabi sa Lucas 18:8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niyan. Gayun may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ayan, so pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang hanapin, pananampalataya. Hindi kung tayo'y mayaman, kundi tayo ba'y nananampalataya. Sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya, magagawa natin yung kanyang mga pinagbibilin. Datapwat, kung hindi sa pananampalataya, bagamat ating ginagawa, hindi natin magagawa ayon sa kanyang kalooban, kundi ayon sa ating sariling mga katwiran. Ibig sabihin, maaaring magawa natin, sabi nga ay, makapagbibigay ka ng walang pag-ibig, subalit, hindi ka maaaring hindi magbigay kung ikaw ay mayroong, so ibig sabihin, iba yung binibigay mo kasi napipilitan ka, iba naman yung dahilan sa pag-ibig, nagbibigay ka. Ganon din po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung sinusunod mo ang kautusan ng Diyos dahilan ayaw mong maimpyerno, gawain nyo ng hindi nananampalataya. Datapot, kung ikaw ay nananampalataya, gagawin mo sapagkat pinananampalatayanan mo ang Diyos na nagpahayag ng mga bagay na ito. Sana po naging malinaw sa atin yan. Tingnan pa po natin sa Bilang 13:23-33. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingga ng dalawa. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga ikos. At ang dakong iyon ay tinawag na libis ng Eskol dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. Sila'y nagbalik pakatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. Sila'y nagsiyaon ng siparoon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paran sa Sades, sa Kades, at kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupain niyaong pinaparoonan mo sa amin at tunay na binubukala ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaong iyon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak ni anak doon. Si Amalek ay tumatangan sa lupain ng Timugan at ang Hiteyo at ang mga Hebuseyo, mga Amoreyo na tumatahan sa mga bundok at ang Kanineyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Jordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaki na nagsiakyat na kasama niya, hindi kayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ng Israel na sinasabi ang lupain na aming pinaroroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging para mga balang, gayon din sa kami sa kanilang paningin. So makita po ninyo ang pagkakaiba rito, ano? Nung may pananampalataya at walang pananampalataya. Yung walang pananampalataya, nakikita yung problema, at higit pa rin sa problema, lalong lumalaki yung problema dahilan sa kanilang imahinasyon. Datapot yung may pananampalataya na katulad ni Caleb, kayang-kaya natin sila, ibinigay na sila sa atin ng Panginoon. Subalit yung karamihan na kasama niya
ay nagalit pa sapagkat sabi, hindi talaga natin kaya. Isipin mo, para na lang kaming banag. Maaaring yung mga anak ni anak, ang wika ay mga 10 feet ang taas. Pero yung sasabihin mong, para ka na lang banag, exaggerated talaga. Ano po? Ganun po kapag ka walang pananampalataya. Datapwat, kung ikaw ay puspos ng tiwala at pananampalataya sa makapangyarihang Diyos, panatag ka. Gano'n man yung kalalaki, sasabihin mo, kayang-kaya natin yan. Sapagkat hindi yan sa palakihan, hindi sa paramihan, kung hindi sino ang kasamahan. Katulad ni Jonathan at yung kanyang armor bearer. Habang yung mga Israelita ay nagtataka sa nagsisipagtago, si Jonathan na may pananampalataya si Diyos, hindi nanginig sumugot. At sabi niya, ang laban ay hindi sa paramihan kung hindi sa Diyos. At nakita po natin kung paanong nagtagumpay si Jonathan kasama nung kanyang armor bearer na si silang dalawa. Ito po. So, ganun po kahalaga ang pananampalataya. Nagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan, at kapangyarihan, isa katuparan ang ipinagtatagubilin ng Diyos. At ngayon po sa atin pong huling katanungan, sino-sino ang mapapahamak sa panahon ng paghuhukom? Ayan, tingnan po natin sa Juan 3:18, pagkatapos 36. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Tingnan pa natin sa 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, yung walang pananampalataya, hindi rin tatalima. Yun ang mapapahamak. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 5, talatang 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsuko sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok na paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, maliwanag po at sinasabi, ang may pananampalataya kailanman hindi papasok sa paghatol, kundi nag-uumpisa na sa kanya ang buhay na walang hanggan. Tingnan pa natin sa Kapitulo 8, talatang 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Maliwanag po, yung mga hindi nananampalataya, sila lang ang mapapahamak. Tingnan pa natin sa Kapitulo 12, 47 at 48. At kung sinawang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang lumapit sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay isang sa kanya hahatol sa huling araw. So yun pong hindi manampalataya sa salita ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako, sapagkat ipinakita ng tunay ng Panginoon ang lalim, luwang at taas ng kanyang pag-ibig, kanyang pagmamahal sa atin. Kung tayo hindi sumampalataya, siyempre, hindi tayo susunod. At kung tayo hindi sumunod, iyon ang magiging dahilan na tayo ay mapaparusahan, hindi sapagkat nawala na ang pag-ibig ng Diyos, kundi hindi natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sapagkat masama ang ating ginawa, kundi sapagkat hindi tayo sumampalataya, kaya tayo'y naging masama. Okay, dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito upang lalo po nating maunawaan ang ating pinag-aralan at pinag-usapan. Number one, ang buhay na walang hanggan ay higit pa sa walang kamatayan. Ito ay buhay ng kasaganaan at kapanatagan. Number two, ang pananampalataya ang nagbibigay ng buhay na nagtatagumpay maging sa kamatayan. Number three, ang buhay na walang hanggan ay kabaligtaran ng buhay makasalanan. Number four, ang pananampalataya ng salita ng Diyos ang nagbibigay tagumpay laban sa lahat ng mga hadlang. At number five, ang dinananampalataya na si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay siyang hahatulan ng kamatayan. So sana po ating panampalatayanan ang ating Panginoon na parito
upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, nang ibig sabihin, pananagumpay laban sa kainaan. Tayo po ay manalangin. Apa po naming banal, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na inibig mo sa amin, na kami pinagkaluuban mo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng aming Panginoon. At kung kami mananampalataya, matututo kaming sunumunod at matututo kaming isakabuhayan ang iyong banal na salita. Matatanggap namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mapanagumpayan namin lahat ng aming mga kainaan. O Ama Banal, tulungan po nawa kami na ito'y maibahagi namin sa iba upang kanilang makilala ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang sa pagpapatawad, kundi kumahantong sa paglilinis sa aming mga karakter. Salamat po Ama Banal sa pang-ibig mong iyan. Salamat po sa Banal na Espiritu. Salamat po sa mayamang biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw. Purihin at sambay ng iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, buhay na mga minamahal, hanggang sa susunod ang pagpapala ng Diyos, sama-samang sumaating palagi. God bless po.